A blessed day to everybody. Welcome po muli kayo today sa Our Daily Breath with Pastor Bert, your Daily Bert. Before we begin our devotion for today, let us pray. Father in heaven, we want to thank you for your love and care for us and for our families this past night. Thank you na you allow us to go to sleep deep and sweet. Salamat o Diyos na binangon muli kami sa iyong mga higaan at pinalakas kasama ng mga mahal sa buhay kay buti-buti mong tunay. We say special prayers sa lahat ng mga Pilipino, tao na may COVID-19 sa mga sandaling ito. Lumalaban sa kanilang buhay, humahabol ng kanilang hininga. O dakilang Ama, pahabulin mo sila sa kanilang mga hininga at buhayin sila at bigyan ng kalakasang tunay, kalusugang tunay upang sila'y makabangon at patuloy na lumakas. Makauwi ng kanilang mga bahay kung sila'y nasa ospital. Father in heaven, we say special prayer kay Cynthia. Continue to heal Cynthia. Bless her from head to the sole of her foot. Let there be healing in her body from COVID-19 in Jesus' name. Let there be healing in her body in Jesus' name. Heal her in Jesus' name. We claim healing sa pangalan ni Jesus. And continue to strengthen the body of Sister Nancy. Give her health. Give her peace, power, and strength. From head to the sole of her foot, let there be strength and healing in the body of Ma'am Nancy. At patuloy po kami humihingi ng habag sa buhay ni Tatay Ernesto. Patuloy niyo po siyang palakasin, ihabol ang hininga niya, habang hinahabol niya po ito, bigyan po siya ng lakas, kalusugan, at kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Kine-claim po namin na yan. And we pray po sa lahat ng mga frontliners, Sister Nora, Doc Ellen, lahat po ng tumutulong sa ospital o sa mga private hospital o public man para gumaling mga pasyente. Pagpalain mga doctors and nurses, frontliners, healthcare workers, at lahat ng may karamdaman hindi man to COVID-19 related, pagalingin mo yung may sakit sa puso, sa baga, sa atay, sa lapay, sa tiyan, sa sikmura, sa isip, depression, discouragement, allergies, and everything. Heal them, in Jesus' name. We claim victory and power, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Salamat po sa kagalingan bigay ng Diyos. Well, ang ating po pag-uusapan ngayon ay doon po natin pagbabahaginan sa Luke 10, verse 1 to 5 po. Sabi po nito sa New Testament. Pagkatapos nito, pumili na pa ang Panginoon ng 72 disciples. Dala-dalawa silang pinapunta sa mga bayan at lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakaraming aanihin, pero konti ang mag-aani. Kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani. Sige, lumakad na kayo para kayong mga tupa na pinadadala ko sa gitna ng mga wolf. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bag o sandals. Pag may nakasalubong kayo sa daan, huwag kayong hinto para i-greet sila. Pagpasok nyo sa isang bahay, sabihin nyo sa muna, kapayapaan ang dala namin sa bahay na to. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Well, ito po ay isang account kung saan sinusugo ng Panginoon sa Kristo ang mga disciples. Mostly sa kwento ay by twos. But the great story here is ang dami raw nung aanihin, dami ng harvest. Konti yung mag-aani, konti yung gagawa. Napakarami. At sa panahong ito, yun yung gustong sabihin ni Jesus. Maraming mga kaluluwa noon na maaaring mabahaginan ng gospel salita niya. Hanggang sa panahon ngayon, sobra pong dami ng mga taong hopeless, nawasak ng mga pangarap, umiyak, nabigo, namatayan, naiwanan, nawalan. Lahat po sila bilang ikaw, kaibigan, kung kayo matagal ng believer ni Lord, do you have time reaching out for the lost, for the seekers, o busy na lang tayo sa pag-attend sa mga online activities at pag-build up sa mga tropa natin, mga Kristiyano na? Kadalasan, we're too busy chatting all those people na okay lang naman mag-greet ng Kristiyano, okay lang naman na tayo magsama-sama, magpalakasan bilang mananampalataya. Pero sa panahon ng pandemic, di ba ito yung pagkakataon para
Seek po tayo, mag-witness, mag-share ng gospel sa mga tao, lalo yung wala pa sa Panginoon. Kadalasan yung iba ay nagagalit pa kapag may umaattend na ibang kapatiran nila o member nila sa ibang church, which is online lang naman at wala naman yun sa ayos. Kasi lahat naman ng tao ngayon pwedeng umattend ng online, maski dalawa cellphone mo, tatlo cellphone mo, kaya mong umattend ng sabay-sabay na worship. Isa sa smart TV, isa sa laptop, isa sa mobile phone, CCF, Victory, JIL. Kaya mo yung atinan lahat ng isang pagkakataon kasi depende sa gadget na marami meron ka. So meaning, walang dapat magdaramdam o magagalit kapag may mga members na umaattend from one online to another online. Okay? So kailangan po, at pong mahalaga po talang isa pang malang bagay, kailangan po ng bawat Kristiyano ang discipleship. Discipleship is kailangan may elder ng church, take note, elder ng church, or mas maganda, pastor na nag-aalaga. Of course, dapat manapa yung mag-aalaga, so yung matagal na rin sa ministry at may alam na din. Depende sa pangailangan. Ho. Eh kung bago lang talaga yung church at bago lang pagka talaga sa mga elder, eh ganun talaga. Pero kung may choice ka, doon ka sa matagal na sa Lord magpa-disciple, hindi yan perfect. Pero mas maraming matuturo sa iyo yan. Why? Kasi mas marami ang naranasang hirap at sakit, pagsubok sa pagmi-ministeryo. At maging sa pag-handle din ng family ng sarili. So napakahalaga, mapapadisciple ka kaibigan, yung nagpa-handle din ng kanyang sariling family ng maayos. Hindi perfect, pero nakahandle ang wife niya, ang kids niya ng maayos. Kasi po ang family, ang unang sentro ng pananampalataya ng bawat tahanan. Kaya mahalaga po na tayo ay nidisipulo ng isang tao, babae, lalaki, na marunong magpatakbo ng sariling family. Kasi doon po nag-uumpisa yon lahat po. Nang wala pang sariling family, kapag iningyan nyo po ng payo, puro theory at narinig nilang sa experiences ng iba yon, tama naman, okay naman, iba pa rin pagbase sa karanasan. At sabi po dito, pagpasok sa bahay, maghatid ng kapayapaan, tama naman talaga. Kasi ang hatid ng gospel ay peace sa lahat na makakarinig. Ang salita ng Diyos ay maghahatid ng kapayapaan sa lahat ng nagugulmihanang mga wala pa sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, kung matagal ka na sa Lord, ito na yung panahong samantalahin natin. Napakaraming aanihin, konti mag-aani, nagsisiksikan sa ilang member, nagkakaroon pa ng diskusyon at confusion. Sa kapirasong dati na namang umaattend, hindi po points actually masasabi kung isang church ay napuno dahil sa mga transferees. Okay lang din, wala namang problema, church pa rin naman yan. Pero mas maganda po bilang tayo po ay nagpe-prepare para sa harvest, lahat po ng churches, as we suggest, mag-ready na ng evangelism team para abutin lahat ng mga eskinita, ng mga lugar, ng mga places na dapat natin abutin. Diyan po tayo magpaka-busy. Dahil po meron namang iba, busy for the kingdom, no time for the king. Tad-tad ng online activities. Pero pag nakausap mo naman, eh talaga naman, nagsasalita, nagpapasya ng walang biblical base na mapapaliwanag. Tandaan ho natin, ho, maalaga na tayo umaattend ng mga online na activities, pero ba't ka umaattend? Dahil lang umaattend ka, dahil gusto mo lang sumuporta, magaganda yung reason natin, mga kaibigan. Pero dapat, naiintindihan natin why tayo umaattend ng online. Hindi po tayo attendees lang para i-refresh lang, iraos lang yung araw, para masabi lang din na tayo umaattend. Mahalaga po talaga yung alam mo, yung ugat, at dahilan ba't ka umaattend. At sobrang halaga po ng discipleship sa isang mananampalataya. Again, I will remind, handayan pong aanihin, kukunti mag-aani, sobrang dami, ilan ng worker. Kaibigan, kapatid, kapit-bisig tayong lahat, ang daming kaluluwa dyan na sa labas. Sa Facebook mo, ang dami mong pwedeng i-chat. Maganda, i-chat mo na sila. Bati mo na ng Merry Christmas, gusto mo regaluhan mo na kung may extra budget ka. Iyan ang pagkabizihan mo. Halungkatin lahat, hanapin lahat ng pwede mong share ng gospel. Kasi yun dapat ang pinagkakaabala ng Kristiyano. Ewan ko ba, pag sa church, ang gusto lahat ng ministry puro may hawak na mic.
Gusto agad mag-preacher. Gusto agad mag-pastor. Gusto agad mag-worship lead. Pag pinakanta mo naman, puro kaliwa. Ay, nako. So, totoo lang. Ay, sa worship lead, to remind you, mga kapatid, yung mga gustong magkakanta dito, hindi lang po mahalaga yung may puso. Maganda rin may boses-boses ka naman. Kasi kapag kanta mo for flat note, God is good all the time na nga lang na classic song, if a flat note mo, iwawala pa sa tono, eh mag-isip ka muna bago ka magsumalang sa worship lead. Hindi yan podium or limelight. Ang lahat ng ginagawa natin para sa Lord at lagi natin sabi is the best. Ikaw naman kaibigan, kung gusto mo naman mag-preacher, okay yan. Patrain ka muna din. Kasi kung magpa-preacher ka naman kaibigan, mag-opening prayer na nagkakabulul-bulul ka, nagkakutal-kutal ka na, hindi mo na alam kung kailan mo tatapusin o saan mo sisimulan, pray mo muna at magpa-train ka sa pastor mo. Ganun lang po siya kasimple. Di ba? Pero magagawa mo, kahit hindi ka ganun Bible school na graduate, mag-share ng John 3:16 sa ibang tao. Kaya nating lahat. Every member of the church is a discipler. Kapatid, pag-discipler, di mo kailangan preacher. Kailangan mo mag-facilitate lang. Kailangan mo lang makultivate ang mga puso ng kasama mo sa group at para mag-share sila ng kalanasa kalooban. Yun po yung facilitator. Hindi po naninirmon. Ano ho? Facilitator. Nag-i-inspire, nag-i-encourage, nagbabalance ng grupo. Alright po? So, tandaan po natin. Ang dayan pong kaluluwa, ang daming taong pwedeng-pwede po natin i-reach. Me, myself, I'm really excited to go out. Mag-mission, mag-evangelism, dental mission, medical mission, feeding. Kasi alam ko po yung mga heart ng tao, medyo malambot at medyo fertile mga panahon to. Why? Marami po nasubukan ng mga pananampalataya. Even nasa luma sa dalang religion. Come on, let's go and make disciples. Let's go and make disciples to get commission. Two verbs. Go and make. The main verb, make disciples. Hindi po make attenders, ha? Make disciples. Okay? We teach them how to follow the Lord with great meaning and with proper context ng mga passage. May exegesis na tama, may hermeneutics na tama. Huwag po natin tuturuan yung mga didisiplo natin na mga poor out of context ng mga passage kasi kawawa rin naman sila, ipapasa na rin sa iba. Okay po? Sana po, nawa po, na-bless po kayo. Kaibigan, kapatid, alam kong kaya mo yan. Kung matagal na kay Lord, go! Kayang-kaya mo yan. Basta, pinalangin mo at naniniwala yung pastor mo na kaya mo. Itanong mo, ipag-pray mo. Go! Tara na. Ang dami nag-aabang na kaluluwa. Tara, let's! Share na natin sila ng gospel. Si Kristo naman tayo para sa kanila at mahal na mahal sila ng Diyos kaya sinanyang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believes in Him will not perish but have everlasting life. God bless everybody. More harvest to come. Greater things are yet to come. Mapupuno ang ating mga churches ng bagong converts, bagong mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Kapit-bisi magkaisa. Tara nang humayo. Ito po si Pastor Herbert para sa ating Our Daily Breath. Let us pray. Father in Heaven, thank you very much for your teaching today, for your lesson today for us all. This pandemic, we take advantage that na puso ng mga tao ay malambot, responsive, absorbent sa gospel. We will take this time as an opportunity to be bold, to share the gospel to the lost, to those people who've been hurt, to those people that have shattered dreams, disappointed, discouraged, at namatayan pa ng mga kamag-anak o kaibigan. We will go. We will go and make disciples. We win souls and make disciples. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, kaibigan, tara na. Simulan na natin. Kahit di pa tayo nakakalabas masyado, umpisa na natin para pagbalik natin sa normal. Wow! Punong-puno natin mga iglesia at mga churches ng mga bagong sumasamba kay Kristo. Bagong believers the Lord. Thank you very much. Take care. Shalom. At salamat po sa inyong pagtungay sa Our Daily Breath. This is your Daily Breath, Pastor Bert. Thank you. God bless. See ya. Salamat.